1970s. Nabalot ng katatakutan ang isang sikat na unibersidad dito sa Pilipinas matapos sa gitna ng pagtatanghal. Totoong nagbigti ang isang babae sa entablado sa harap mismo ng maraming manonood. Ito ang storya ni Marita. Ayon sa kwento ng mga estudyante, may mga pagkakataong sa audition ng mga bagong artista ay may boses ng babae na sumasabay sa kanilang pagkanta na nagmumula sa sound booth kahit wala namang tao doon. Kwento naman ng ibang student performers sa kanilang dressing room ay madalas na may nawawalang gamit, pero kapag nagpasintabi ka raw ay mahiwagang lalabas kung nasaan ang gamit na nawawala. Tila pinaglalaruan sila ng kaluluwa ni Marita. Ayon pa sa ibang nakapanood sa teatro na iyon, ay madalas sa kalagitnaan ng pagtatanghal, nananakaw ang kanilang atensyon ng isang babaeng nakaputi na nakatayo sa gilid ng telon. Pero ang isa raw sa pinakanakakakilabot na pagpaparamdam ni Marita ay nang totoong saksakin ng isang lead actress ang kanyang sarili na dapat ay performance lang. Pero sino nga ba si Marita? Si Marita ay isang magaling at sikat na student actress sa teatro. Madalas siyang gumaganap na bida sa mga produksyon, kaya hinangaan at minahal siya ng marami. Ngunit sa paglipas ng panahon, naagaw ng mga bago at mas batang artista ang atensyon mula kay Marita. Hanggang ngayon daw, ay patuloy na nagpaparamdam ang kaluluwa ni Marita sa theater hall ng universidad na iyon. Ito ang kwento ni Marita. Nagpasalin-salin na ang kwento niya sa paglipas ng panahon. Kaya ngayon ay mai-immortalize na ang kanyang storya sa parating na pelikula na sinulat at dinirek ni Ronnie S. Benaid. Malapit nang ipalabas sa mga sinehan.